pag-uusapan natin ngayon, mga tre, ay tungkol sa buhay at kamatayan ng batang general na si Gregorio del Pilar o mas kilala sa bansag na Goyo. Ngunit bago yan ay inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe dito sa aming channel. Pindutin na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga kwentong gaya nito. Ang ating bida ay ipinanganak noong November 14, 1875. Anak siya ni na Felipa Sempio at Fernando H. del Pilar. Habang ang ibang batang kasing edad niya ay nilalaro ang paboritong laruan, si Goyo naman ay nagsasanay na sa pakikipaglaban. Kumbaga sa manok panabong ay kinukondisyon na siya bago isabak sa gyera. Ayon sa manunulat na si Isaac Cruz, ay minsan nang nagduelo ang batang Goyo na nooy 12 taong gulang pa lamang laban sa kanyang tiyuhin na si Marcelo H. del Pilar na 37 taong gulang na. Parehong nagpamalas ang dalawa ng kanilang galing sa pakikipaglaban, ang batang Goyo sa opensa at depensa naman sa matandang del Pilar. Parehong ayaw magpatalo kaya't ang resulta ng duelo ay tabla. Alam nyo ba, mga dre, na ito palang si Goyo ay isang malupit na sharpshooter? Kaya niyang pabagsakin ng isang ibon sa pamamagitan lang ng sumpit habang nakasakay sa kalabaw. Ayon sa historiador na si Teodoro Calaw, si Goyo at ang kanyang tropa ay nasa Dagupan mula noong buwan ng Hunyo hanggang Nobyembre taong 1899. At doon ay ipinakita niya sa mga magagandang dilag na naroon kung gaano siya kagaling sa pangangabayo. At yun nga no, isang napakagandang binibini na nagngangalang Dolores Nable Jose ang kanyang nabingwit dahil sa kanyang pagpapakitang gilas. Ipinangako ni Goyo kay Dolores na pagkakasalan niya ito kapag natapos na ang gyera. Sinasabing si Dolores ang huling dakilang pag-ibig ni Goyo. Natagpuan ng isang panyong may pangalan ni Dolores sa katawan ni Goyo noong siya ay napatay noong bakbakan sa tiradpas. Ngunit narito yung medyo nakakalito sa kwento ng love life ni Goyo, mga dre. Sa isang artikulo na inilabas ng Philippines Free Press noong December 4, 1965 na isinulat ng historiador na si Carlos Quirino, ay naglalaman ng panayam sa isang matandang babae na nagpakilalang huling pag-ibig ng batang general. Ang pangalan ng lola ay Remedios Nable Jose. Alam niyo bang si Dolores at Remedios ay magkapatid? Ibig sabihin ba nito ay naging jowa niya ang dalawa? Pero bago pa dumating sa buhay niya sina Dolores o Remedios, ay ilan ng mga babae ang bumihag sa puso ng ating matulis na general. Unang-una ay ang kanyang first love na si Neneng Rodrigo, na anak ng isang gobernador sa Bulacan at kapatid ni Coronel Leyva. Ang isa naman ay ang nakababatang kapatid ni Emilio Aguinaldo na si Felicidad, na sinasabing lumuhod at nagdasal habang tumutulo ang luha sa eksaktong lokasyon kung saan namatay si Goyo. At ang huli at pinakamisteryosa sa lahat ay ang babaeng nagngangalang Poleng. Bakit ka mo misteryosa? Naka-address kasi sa kanya, mga dre, ang mga liham na hindi na ipadala ng batang general. Sinasabing hindi nagtagal ang relasyon ng dalawa dahil tutol di umano ang ina ni Poleng sa kanilang pag-iibigan. Sadyang naging makulay ang love life ng ating bidang general. Subalit ayon sa ibang historiador ay ito rin ang dahilan ng kawalan niya ng konsentrasyon sa nagaganap na rebolusyon. Mula sa Dagupan, si General Goyo at ang 200 niyang tauhan ay naglakbay patungong tiradpas sa Ilocos Sur upang hindi madakip ng mga Amerikano si Emilio Aguinaldo. Nakaramdam di umano si Aguinaldo ng masamang pangitain at 2 beses siyang nakiusap kay Goyo na kung maaari ay manatili na lamang sila sa Cervantes. Subalit sadyang matigas talaga ang ulo ng batang general at ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Wala siyang kamalay-malay na nalalapit na pala ang kanyang katapusan. Noong December 2, 1899 ay nakasagupa ni General Goyo at mga tauhan nito ang tinatayang 1,000 sundalong Amerikano. Nakaisip ng magandang taktika ang grupo ni Goyo na inakala nilang magiging bentahin nila sa pakikipagsagupaan sa mga kano. Subalit may isang Pilipinong espiya ang nagtraidor sa mga sundalong Pinoy.
Itinuro ng traidor na ito sa mga Amerikano ang sekretong daanan patungo sa tuktok ng Burol na kung saan ay kitang-kita ang pwesto ni Lagoyo at mga bata nito. Ayon sa salaysay ng survivor na si Vicente Enriquez, mula sa kanilang kinaroroonan na mas mataas na Burol ay hindi nila makita ang mga kalaban sa baba dahil sa mga nagtataasang talahib. Ito na rin ang dahilan kung bakit nakalusot patungo sa tuktok ng Burol ang sniper na nakadali sa Batang General. Noong mga sandaling iyon ay inabutan ni Enriquez ang general ng rifle at sinabihang mag-iingat at kung maaari ay gumapang dahil siya ang pinupunterya ng mga Amerikano. Nang akmang sasampana sa kanyang puting kabayo ang Batang General ay bigla na lang siyang bumagsak dahil sa tama ng bala sa kanyang batok na tumago sa kanyang bibig. 8 Pilipino lamang ang nakaligtas mula sa makasaysayang labanan sa Pasong Tirad. Iniwang walang saplot ang walang buhay na katawan ng bayaning general. Ang kanyang uniforme, diary, sapatos, medalyon at panyo ay kinuha ng mga Amerikano bilang souvenir. Noong 1929 ay lumutang ang dalawang saksi na sina Manuel at Bonifacio. Tinuro nila ang kinaroroonan ng mga labi ni General Goyo at iba pang mga katipuneros. Nagpalagay ng isang gintong ngipin si Gregorio del Pilar sa Hong Kong noong 1897 at ito ay kasamang natagpuan sa kanyang mga labi. Pagkatapos ng masusing pag-aaral ni Dr. Sixto de Los Angeles, ang medico-legal expert na nag-examin din sa mga buto ni Andres Bonifacio ay napatunayang kay General Goyo na nga ang natagpuang mga labi at noong 1930 ay inilagak ito sa National Museum. Diyan mga dre, ang kwento ng buhay at kamatayan ng isa sa magigiting na bayani ng ating lahi. Huwag kalimutang mag-subscribe. Paalam!